Tatay lang. Tatay lang. Yan yung naluto, classic na to. Wala ka lang makikita ito. Akin na to. Meron dyan. Okay, okay. Alis mo na dyan. Layas. Pag nagtanggal ng processor, regardless whether it's pinless or pin, may clip yan. Dahan-dahan sa clip kasi pag pinwersa nyo, kahit saan naman nyo pag pinwersa, di ba, delikado. Dahan-dahan, be gentle. Ganun lang. Oh. Be gentle. You know? Nawa. Doon sa gilid na lang, madumi kasi. Yan. Tapos itong mga power supply. Bunot. Yan lang yan. May isang version yan eh. Saan nga ba yun? Ah, wala. Yung bilog lang gano'n. Wala na eh. May isang version yan, yung hati-hati ng gano'n. Ayun. Bago na. Wala na yun. Ayan. Okay. What else can we find other than the hard drive? Meron ba dyan yung may CD-ROM? May nakita ko dyan, may kasamang ano eh. Optical drive. Meron dyan yung... May floppy ba? O yan, classic yan. Wala ka lang makikita ng ganyan ngayon. Meron. Abo nyo, antik. Antik yan. Tapos ito yung tinatawag na, no? Excuse me. Oh, ito, tip. Saan nyo ilalagay? Kunyari, gamer ka. Gamer, no? Ito, meron, ano to eh, parang brown para sa graphics card, di ba? Pero may nabibili na PC Express. Di ba, may PC Express na graphics card na, no? Wala na yung AGP, wala na yun. Saan nyo ilalagay yung mga PCI Express-based na video card o ano? For example, kung ikaw ay audio file like me, gusto mo mag-edit ng mga music, may nabibiling high-end na audio card, yung sound card. May mga mixer na yon, may kasama na. Yun naman ibang BGA, mga video card naman na, no, PCI, may kasama na TV tuner, etc. Now, regardless mamili kayo whether an audio file or video file, saan nyo ilalagay yung mga device nyo? Oh, sige, saan? Usually, tatlo yung PCI. Saan dyan? Yun ang tanong eh, no? Saan dyan? Anyone? Wala? Anywhere to do, but ang pinaka-best, take note, ang pinaka-best na lalagyan ng device, regardless kung sound card or video card, yung pinaka-malapit sa processor. Kasi na pinaka-maliit yung distance from the processor. So which is, hindi ito, ito yun. Hindi tapat yun, hindi yun ito. This one. Ay, mag-iingat nga pala kayo, no? Guys, matagal yan. Matagal na yan. Take note. Matagal na yan. May mga sharp edges yan, remember? Pointed parts. Pag nasugatan kayo dyan, ang tetanus toxoid, take note, ang tetanus toxoid would only be activated after 6 months. 6 months. Kaya kung sakaling masugatan kayo dyan, ingat-ingat lang. Betadine or otherwise, wash it off. Kasi pag nasugatan kayong ganyan, ganyan, jumper. Tapos yan. Okay, sige, it's your turn na. Tela, balik ko na to. CMOS. Yeah, it's CMOS. Tatanggal na. Sir, di ba din ito? Hindi, ito may clip siya dito. Parasan yan, sir. Sa orasan. Ito yung pinaka-rechargeable battery yan. Rechargeable ba? Oh, rechargeable yan. Actually, siya nag-charge yan. Kaya nga may cases na... Paano mo naman, it has a bad charge. Every time mag-start ka, kanyari, binili mo laptop, ang motherboard mo, 2008, 2013 na. Magre-reset siya palagi sa 2008. Pag palaging ganun mali-mali ang date mo sa katay, papalit pa mali yan. Okay. Okay, nakita nyo to? Baka ano ha? Ito yung CMOS. Ano yung CMOS? Complementary Metal Oxide Battery. CMOS. Makinig mo na. Metal oxide, ano, battery yan eh, CMOS. Okay, makinig mo na, listen. Kapag yung desktop nyo, pag start mo, palagi nagbabalik sa old date. Ngayari, 2010 mo binili yung motherboard mo. Tapos pag start mo, palagi nagiging 2010 ang battery. It's a telltale sign that you have to replace this one. Ito na, pag hindi mo pinalitan to, madaming problema. Your date will be a big problem. Yung antivirus mo will not work. Kasi kung yan, nag-update yung antivirus sa 2013, kung mag-reset siya 2010, sasabihin niyan, ay mali palagi yung system settings natin. So, shit happens pag ganun. Kaya always look for this one. Kahit sa motherboard naman lang yung mga pinaka-mainframe, pinapalitan nila to. But of course, di ba, redundant, dala-dala. Yup.
Eh dapat mga ano lang to, about 5 years max. O pag araw-araw gamit. At ito nga tip ko sa inyo guys. Araw-araw yung gagamitin yung desktop nyo, so it will be recharged. Kasi pag mga 6 months hindi kayo na-charge, 1 year na agad na bawas dito, discharge. Kasi this is powering the internal. Hindi, every time na mag-start ka, mag-charge sa board. Yung motherboard na mag-charge sa kanya. Pag hindi ginamit yung desktop nyo, listen. Yung pinaka-room, saka yung calendar, saka yung timer, yung BIOS. Ano yan? Siya yung gumagamit ng power nito. Kaya, you have to use this. Kahit buksan mo lang, kahit hindi ka mag-boot, tapos patay mo lang every once a week. Tapos nakikita yung pinaka-donut shape dyan. May donut dyan na kulay green eh. Yeah, para may donut na kulay green na may copper wire lang ka ganon. So, this one, pan-discharge lang ano yan, static. Nakanin na yung processor. Oy, pero basahan. Parang daw basahan. Oh, sige, ano? Sige, ikita na. Ito yung hard disk. Oh. Kaya mo na, ha? Oy, pakibalik lang yung CMOS, ha? Kasi sa practical exam natin, I'm just gonna label it. Tapos identify niyo yung mga parts. Eh, tiga, isang PC kami, sir. Hindi, kunyari, rotation kayo. 1, ikot naman, 2. O, di hanggang matapos yung 1 to 10. O, di ngayon, 5. O, di dalawa ng dalawa, ha, papahanap ko. Di 2 at 10 items na agad, yun. Yung processor, no? Ito yung heatsink, cooling fan. Uy, gumagana ba to? Hindi naman sirain ito eh. Sira ito, eh. Pwede na yung bulsa, sir. Pwede na yung bulsa. Kailangan kayo bagay na kayo sa bahay. Sige, subo nyo. Sir, parsan yung... Ah, ito yung PCI card. Yan yung expansion card. PCI, oh. Ano yung, ano nga ba yung PCI? Peripheral Common Interface. Eh, parsan yung sir. Kaya kunyari, meron kang interface na bago. Kunyari, bumili ka na, gusto mo na mas magandang video card. Bibili ka, dyan mo ilalagay. Kakamit mo dyan. Sir, ito yung RAM? Ang RAM ay ito. Tama. Good. Ito yung RAM. Ayan lang mismo, sir. Ah, ito kasi ay nasa 128 MB. Bilis ah. Uy, pero big time yun, appeaser. Branded yan. Siguro may kumuha niya. Benta na yan. Joke. Mahal niyan, 128. Benta na yan. Ayan, kung ano, 128. Pero yung panahon ng Pentium 4, yung 128, sumisipol na yan, mabilis na yan. Sir, paano siya nililinis, sir? Ay, ito. Ano na yan? Ito yan, may mga libag-libag. Eraser lang yan. Kung wala ka nung medyo special na ini-spray sa'yo, eraser lang. Bad, sir. Hindi, eraser talaga. RAM. Okay, yung mga palaging nagkukulang ang memory, sorry, hindi pwede ito, no? Wala tayong RAM stick dito. No? Ito, practice nyo guys, paano paglagay nito ng tama? Kasi this is a little bit tricky. Kala mo, eksakto na, no? Pero maluwag pa rin. Ay, ito, saan nyo ilalagay? First o sa second? It doesn't matter. Kahit saan. Pero matandaan nyo, guys, ha, makinig. Ang maximum ng 32-bit na motherboard, hanggang 2 gig lang. Kaya kung bumili ka, may nadaya ka, no? Oy, ito, pre, 2.5 gig. O kaya, 2 gig, tapos meron kang 128. Sayang naman, no? Ilalagay ko, no? Yung 128, ewan ko lang, ha? Pwedeng basahin yan, pwedeng hindi. Pero ginagamit niya lang, 2 gig lang. Wala na iba. Paglagay naman yan, wala naman mali yan. Ito yung slot. Tatapat nyo ng ganyan yan. There, and then, hindi nyo lang, alam, maglalak na po sa yan. Dapat pag hinatak mo, hindi na matatakay. So, pag nabaliktad yan, ano mangyayari? Hindi siya magbabaliktad, actually, kasi yung correcting slot, ayun o, hindi siya mapasok. Ito yung correction slot niya. Sa DDR2, dalawa yan. Para isang ba yan? Ayan o. Yeah, practice niya. Ay, didiin nyo siya. Tas kailangan open niya. Diin mo. Yeah. Oh, yeah. Sana to. Tanggalin ko itong hard disk ah, para mag- Rata mga to, sir. Capacitor lang yun. Para sana lang yun, sir. Kasi ito, ito yung... Kaya lang ha. Matanggalan. Tatanggal, sir. Mga. Ano yun? Sir, anong tawag dun? Ito. ID belt. ID yan. ID ribbon. Cable. Ano po spell? IDE. Hindi, ano, initial yun. Ayan. Okay, then, guys, listen. Parang sa French, no? Oh, tabi ng konti, para makita. Diba, dalawa yung heatsink na nakikita nyo. Kung gusto yung tanggalin yung heatsink ng bus, BUS,
I-didi nyo lang ganun yan, tapos unhook it on the side. Ito yung kaya kasi mabibilis na yung page yung 4 eh. Dito lang pumasok, take note ha. Sa page yung 4 lang pumasok, yung may serial bus na may speed na mainit, kaya kailangan may heatsink. Pero it doesn't require any fan. Ito na yung tinatapat na ngayon nung yung fan na bago. Yan na. Now, pag ibabalik na naman niya, i-hook nyo muna itong dalawa. Yan. Tapos ito, diin mo lang. Okay. Hindi na niya yung kailangan thermal. Kailangan. Thermal. Ito yung thermal fan. Hindi na. Pero yung mga bago, may mga ganito eh. Mayroon na rin ganito. Ayun, thermal. Mayroon siya. Kaso tinanggal ko eh. Pero ito, sir. Ah, kasama na yun sa may motherboard niya dyan. Minsan, makikita mo dyan yung mga label ng audio card, video card. May mga klase yan. We could remove the motherboard. Pero wag na muna, saka muna yan. Ito na lang. Old school na hard disk. Ngayon kasi SATA, malilit na yan. Kuya, anong time lang? Aga pa. Until dito. Ay, oh yan. Ay. Uy, 40 gigabyte. Sarap na lang. Marami na pala. Extra space. O, ito. 40 terabyte. Di, joke lang. Ulo ko na yan. Ngayon, yung mga ibang hard drive, yung pang laptop na yung nilalagay nila sa mga pang desktop, kaya panipis na lang panipis yun. Pero meron pa yan. Pagkakaiba na naman ito eh. Kapag meron kang SATA, hindi ito yung SATA. Yung SATA nito medyo malapad yung power supply nun. Orange saka dito. Siguro, sana meron dyan. Pero, ito may SATA port. Wala nga, no? Yan may SATA port yan. Ano yung mix ng SATA sa akin? Ano nga ba yung serial attach 18, ano, serial attach technology something. Hindi ko kapasabi. Hindi nga, sir. Hindi na basta yung ATA, serial attach ATA yung serial attach ATA. Oo. Huwag mo gano'n lang. Bibigyan kayo ng complete listing ng mga ako. Meron daw ito, sir. Baka mag-exam na yan. Hindi, hindi ako mag-exam na. Hindi na sa USB. Sa USB lang yan, sir. Anyway, may mga ibang port na may mga USB. Tapos alam ko, may mga label siya. Stop ko muna. Ano pa naman ginagawa? Sige, sige.